Ito po ang inyong lingkod, no, Policia ko. Shortcut na po tayo. Bibigyan ko po kayong idea o explanation regarding sa 1 degree lower na penalty or 2 degree lower na penalty. Example, kung i-estimate nyo kung ilang porsyento ang namiminos kapag naka-abil ka ng 1 degree lower penalty or 2 degree lower na penalty. So, by the way, kung first time ka sa aking channel, maraming salamat sa inyong pag-support. Ako nga pala ang inyong lingkod, Policia ko, at your service, online criminologist. Now, example. So, kapag ang isang kasalanan ay ang forecasting niyang penalty is prison correctional. So, ang prison correctional po ay ang duration nito ay from 6 months, 1 to 6 years. Kaya nga prison correctional. Ito yung mga penalty na pasok sa probation. So, meron siyang tinatawag na medium, minimum, and maximum. So, syempre, ang minimum yan is 6 months to 2 years yung minimum. So, medium yan siguro, 2 years to 4 years. Tapos yung maximum niya is 6 years from 6 years to from you know, 4 years to 6 years so period. So, yun po yung maximum niya. So ngayon kapag ganyan ang penalty ay gaano ba ka lapad ang 1 degree niyan? 1 degree lower. Gaano ba karami? So, biruin mo ha, yung 6 years mong pagka maaaring makulong. So, kapag nakaabil ka ng 1 degree lower, so mapupunta na lang sa destiero. O, di ba? So, biruin mo ano yan, discount almost 100%. Diba? So, ano ba yung destiero? Ano ba ang duration ng destiero? Actually, yung destiero, guys, hindi po yung pagkakulong. Ito yung pinaparusa sa mga taong nagkasala lang pero hindi naman kakulong-kulong. For example, yung isang ang classic na example nito, yung isang asawa na disgrasya niya yung kabit ng kanyang asawa. So hindi siya pwedeng parusahan ng pagkakulong. So destiero lamang yung parusa sa kanya. So yung destiero, guys, restricted or prohibited ka sa isang lugar na pumunta. O bawal kang pumunta doon sa, lalo-lalo na doon sa pamilya noong nadisgrasya mo. Yun yung destiero. At palalayuin ka ng 25 kilometers from the actual of residence. O, diba? Pero pwede na. So, ang 25 kilometers, gaano ba yung kalayo? Kung nandito ako sa Dasmariñas, siguro within Metro Manila, no, hanggang doon sa Maynila, yun yung 25 kilometers. So, pero hindi ka doon nakakulong. Malaya ka noon. Bawal ka lang pumunta doon sa lugar na yon kung saan na actual na nangyari yung pangyayari, kasalanan. O, diba? Hindi yung pagkakulong, destiero. Nakuha nyo ba? Almost 1 degree. Iyon ang tinatawag na 1 degree lower. O, biruin mo yan, napakalaki, diba? Ang laki pala ng 1 degree lower. Almost. Destiero lang. Kung nawala yung lahat na 6 months, 1 day to 6 years mong pagkakulong, kung makakaabil ka ng 1 degree, kapag ikaw ay na-rewarders ng 1 degree. Karamihan ito, hinahabol talaga itong 1 degree ito. Paano naman pulisya ko kapag sabi mo 2 degree? Yung 2 degree, guys, from 6 years na pagkakulong na maximum, ay kung makakaabil ka daw ng 2 degree nito, ay minimum or medium lamang ng aresto minor. O aresto minor. So ano ba tong aresto minor? Ano ba ang duration ng aresto minor na to? Ito ay mayroong pagkakulong na 1 day to 30 days. Diba? Ang laki din. So, from 6 years, 1 month na lang yung pagkakulong mo,
at minimum medium pa. O, maaaring 20 days ka lang makulong nito. From 6 years to, ay bali, wala. O, di ba? So, grabe ang taas talaga ng degree kung ikaw ay makakaabil, ang isang akusado ay makakaabil ng 1 degree lower or 1 degree. 1 degree or 2 degree lower penalty. Isusunod natin, guys, ano ba yung mga qualification ng pag-abil nitong degree-degreeing ito? 1 degree, 2 degree. Ano ba ang qualification nila dito? So, ayan. So, i-resource ko pa yan. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. Ang unang-una ditong qualification, at alam ko, tinatawag na mitigating circumstances, yung makipagtulungan ka doon sa korte. O, pag-amin ka, aminin mo yung kasalanan, voluntarily, yun, maaari kang i-reward na 1 degree lower penalty. So, yun lang po yung common. Pero marami pang mga senaryo na hindi lang pag-amin ang makakaabil ka ng 1 degree lower. So, yun, ina-apply din po yan. So, subject for approval ng korte, kung bibigyan ka nila ng 1 degree lower na penalty. O sana po naintindihan mo, no? 100% discount kapag, or 6 years discount kapag naabil, kung binibigyan ka ng 1 degree lower, kung ang penalty ay 6 years lamang, so 1 degree is totally zero or 1 month na lang. O, napakalaki, di ba? Kaya sa mga akusado, guys, na maliit lang naman yung penalty, huwag kayong matakot, huwag kayong tumakas. Mayroon pa kayong second chance na mabuhay, na matino. Ayusin nyo lang yung kaso, huwag kayong taguan. Para, kasi pag nagtago kayo sa maliit na kaso, kahit paano, may warrant pa rin kayo. Okay? So, laging magtanong sa mga abogado o magtanong ng swerte nyo at nandito kayo sa channel ko, mai-explain natin, maa-assist kayo kahit paano, eh magkakaroon kayo ng pag-asa. Normally kasi kapag talaga walang pera ang tao at walang alam, walang nakapagturo, maliit na kaso, nagtatago na yan. Di ba? Magtatago na yan. Kasi takot siyang makulong. Ang akala niya, mahabang buhay na siyang makukulong, hindi po. Kung yun sa Malacanang po, hindi natatakot makulong. Ang kaso nila ay million-million. Billion-billion ang dinakaw nila. Buhay pa sila hanggang ngayon. At yung iba, tumatakbo pa. Di ba? Presumption of innocent. Pero billion yung ninakaw. Eh, ordinaryong Pilipino, magalang ang ninakaw. Pinakulong, natakot. Walang nagawa. What is the law? So, sekreto dito, magtanong at kaalaman. Hindi nyo po kailangan maging magaling sa batas. Ako man ay hindi magaling. Pero mayroon mang konting idea na pwedeng ibigay sa inyo na maaaring makatulog kayo ng mahimbing o maaaring hindi kayo magtago ng habang buhay. Para ayusin, para bigyan kayo ng kung respondent, para bigyan sila ng second chance. Yun po, alalahanin nyo natin. Yung billion na ninakaw, proud to be, taas no upang naglalakad. Ikaw pa kaya? Yung iba pa kaya? Na barya lang yung ninakaw, wala pa nga sa barya. Diba? So maraming salamat, guys. At kung gusto mo ng legal advice, o wag kang mag-alalang magdalawang isip na mag-joint para suporta nyo at mag-PM sa akin. So, thank you for watching. See you again my next video.